Pag sinabi nating broiler chicken, ito yung mga manok na pinapalaki natin na for meat type, no? So kinakatay natin siya for meat production. Maganda naman po ang pagbo-broiler sa Pilipinas, no? Maganda yung opportunity na ito since mataas yung demand din. Since itong meat ng broiler kasi mas cheaper compared sa ibang meat, compared to sa beef, sa pork. So meron tayong mga simple lang, yung backyard farming. So meron din tayo yung mga commercial farming na marami yan, na ilang libo na yung laman nun, na open type. Pwede rin close house system, pero mas mataas yan syempre yung ating capital dito. Ito ay isang fast-paced business, no? So within 1 month, talagang mag-harvest ka na. Sa isang taon, nakaka at least 6 grows ka o 6 cycles per year. Yung opportunity na makukuha nyo sa income, mas maganda, no? So pag mas mabilis nyo napapaharvest, mas mabilis lumaki, mas mabilis nyo na tatarget yung weight na gusto ng ating mga buyer, mas makakarami tayo ng cycles per year. Based sa computation na 6 grows or cycles per year, pwede ka naman mag-ROI ng at least 5 years. So, ibig sabihin, return of investment mo. No? So, kung tuloy-tuloy naman yung loading mo, tuloy-tuloy naman na hindi ka nagkasakit, maganda yung harvest mo, mare-return na yung investment. Parami advantages ng broiler farming. No? So, una dyan, yung superior genetics. So, yung itong mga ginagamit nating broilers, may specific breed yan. So, may mga breeder companies tayong pwede mapagkuhanan ng ating stock, mga day-old chicks. May definite standard sila na talagang makukuha natin, no? So hindi basta-basta tayo nanguhula. Hindi siya yung tulad ng native chicken, no? Na hindi natin alam kung kailan siya lalaki, kung kailan, kung anong magiging timbang niya sa gantong edad. For example, pag isang buwan, may 2 kilo na ba siya? Efficient yung kanilang feed conversion, no? So dati, kung nag-aalaga tayo ng broiler 45 days, ngayon nasa 30 days na lang, no? Maganda na rin ang ating mga source of nutrients, yung feeds natin. Kasi ano na yan, talagang pinag-aralan ng ating mga magagaling na mga nutritionist yan. Eh. So kasama na dyan yung mga magagandang or yung mga digestible amino acids na readily absorb ng ating mga broiler chicken. Katulad ng ating BMIG feeds na tumutulong para ma-supplement yung mga kailangan nutrition ng ating mga alaga. Tapos yung pati yung form niya, yung pellet form and crumble form na talagang gustong-gusto ng ating broiler chicken, no? Kasi yung kanyang particle size, readily available, readily mai-intake nila yan. So mas maganda yung kanilang feed intake and makikita natin yan sa paglaki nila. Mas maganda yung paglaki nila, yung growth nila, and yun, mas maganda yung kanilang feed conversion. Hindi mawawala yan ng challenges nila sa mga businesses, no? Katulad ng poultry, no? Hindi makakaiwas. Oh. So number one dyan na since mabilis din sila lumaki, prone din sila sa stress at saka sa mga diseases, especially yung mga respiratory diseases. Kasi itong mga alaga nating broiler, napaka-efficient ng ano niyan, ng kanilang respiratory system. Eh. Although mayroong disadvantage yun, mas prone din sila sa respiratory disease. So yun ang binabantayan natin pag sa ating mga alagang broilers. No? Labor intensive pa rin siya kahit medyo automatic na tayo dito sa ating house na to, mga tunnel ventilated house. Lalo na for brooding, no? Kasi binabantayan natin sa yung tamang init, no? So, hindi ko sila ma-underheat or overheat. Tapos dapat lagi silang komportable. Kasi ang pinakamahalagang stage ng ating alaga is yung brooding. Yung first 2 weeks. May ibang may extend pa ng 3 weeks, eh. Depende sa panahon. Then next, yung threat ng importation. So pag masyadong mataas yung importation ng ating bansa, yun, bumababa yung presyo, so nalulugi yung ating mga local producers. Although meron siyang mga disadvantages, no? Maganda pa rin mag-broiler. Kasi nga, ito nga ay mas maganda yung opportunity natin ngayon kasi wala na mga masyadong challenges dito na tulad ng bird flu, na control naman na siya. Maganda itong opportunity na pagbo-broiler o pagmamanok, pag-alaga ng manok for broiler production, no? So maganda yung opportunity dito. Mabilis lang ang isang cycle, nasa isang buwan lang, no?
So sa isang taon, at least six cycles ka. Okay, tapos mataas pa rin naman ang demand ng ating broiler meat. So sa broiler industry, madali naman siya, tsaka ayun, maganda rin naman siyang venture na ano natin, nasubukan, no? Kasi nandiyan naman din ang ating mga defined breeders. So mga nagsusupply ng good and quality chicks. And yung kapartner natin sa nutrition, yung BMEG feeds. And lastly, yung ating sa technical expertise, nandito kami yung mga technical persons natin na pwedeng gumabay at tumulong sa mga during sa course ng inyong business. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ng mga common diseases sa broiler, no? Umpisa natin doon sa pinakamahalaga, no? So yung bird flu or yung avian influenza, although hindi naman sa atin endemic yan, ibig sabihin hindi talagang originally nandito sa atin yan, mayroong mga nagkaka-outbreak lang. Carrier niyan ng mga ating mga wild birds, mga migratory birds, no? Okay, pwede rin mga smuggled na ibang wild birds din, mga Peking duck. So kung may mga outbreak man, nakokontrol naman kagad ang ating government yan, no? So yun ang pinakamahalaga kasi may mga strains tayo ng bird flu na pwedeng tumama sa or makahawa sa tao, which is ang tinatawag namin dun ay zoonotic diseases, no? So yun ang iniiwasan natin kaya importante siya. So other diseases such as yung peste, kung narinig niyo na siya, no? Yung Newcastle disease. So parang ano rin siya, parang bird flu. Although hindi naman nakakahawa sa tao, marami kasi namamatay dito, pwedeng maubos yung ating alagang manok lalo na pag hindi natin bakunahan ng pangpeste. So sa diseases, pwede naman natin siya maiwasan, no? So unang-una dyan yung magandang biosecurity. So dapat meron tayong standard biosecurity protocol at saka ginagawa at sinusunod sa farm natin. So isa-isayin natin ang mga biosecurity protocols, no? So mag-start tayo sa farm layout ng farm. So unang-una dapat may perimeter fencing yan para hindi mapasukan ng mga kung ano-anong hayop sa labas, mga wild poultry din, tulad ng mga itek or ducks, mga native na chicken. Maganda yung ating mga poultry houses ay bird-proof, no? Kasi nabanggit ko nga kanina na pwedeng pagmulan ng sakit itong mga wild birds. So kung makapasok sila sa ating mga houses, in contact sa ating mga alagang broilers, yun nga, doon sila pwedeng magkasakit, no? So pag, lalo na pag magagandong tunnel ventilated houses, mga closed house houses, yan, talagang bird-proof na sila. Kung mga conventional farms naman, mga open house type, maganda meron tayong net para meron silang bird-proofing man lang. Ang first biosecurity protocol natin sa ating farm, nga, pagkapasok ng ating mga service vehicles, dapat dinidisinfect muna yung kanilang mga tires, no? Kasi siya yung pwedeng makakuha or makahagip ng mga contaminated feces na may dalang sakit, tapos maipasok natin dun sa ating mga alagang mga manok. So ginagamit natin dito yung glutaraldehyde with ammonium compounds. Ito yung nasa ating Protec Plus, no? Sa ngayon, i-demo ko sa inyo kung paano i-prepare yung dilution ng Protec Plus for gluta plus quaternary ammonium compounds, no? Sa ngayon, i-demo ko sa inyo kung paano i-prepare yung dilution ng Protec Plus Gold for gluta plus quaternary ammonium compounds. So ito, ginagamit natin for general disinfection. So, pwede natin gamitin sa foot bath, pwede rin sa tire spray. Then, pag naglilinis tayo ng mga building, pag walang, wala ng alagang manok, naka-harvest na. So, ang ating dilution rate dyan is 5 ml per gallon or 4 liters. Ang isang gallon kasi 4 liters. So, ito, meron ako ditong 8 liters. So, dalawang kutsarita lang. Ang 5 ml kasi is equivalent to, ano, 1 teaspoon. Okay, so mga dalawang takip lang, kasya na doon sa 8 liters na or 2 gallons. Okay, so pwede na natin siyang gamitin for foot bath or kung kailangan natin ng mas madami pa, yun, ito ay follow natin yung correct dilution rate. Okay? Ito, pwede na natin gamitin to for ano, foot bath, okay? Or kahit anong general disinfection.
So sa dilution natin na 5 ml per gallon or per 4 liters, nasa 1.25 ml lang siya, no? So nasa at least 1/4 na teaspoon. Okay? So mahalaga, meron pa rin tayong gloves na ginagamit, no? Ayan. Okay, so bago pumasok ng farm, dapat lahat ng papasok, dapat mag-foot dip muna, no? Okay, so bago tayo pumasok ng building, maganda meron tayong disinfection sa ating footwear. So, yan, malinis na yung ating footwear, no? So, yung contaminants na pwedeng napunta doon sa ating footwear, yon, medyo mababawasan at maiiwasan natin madala sa ating mga alagang mga hayop. Okay? Tara. Another thing, dapat meron tayong pest control sa farm, no? Ma-control natin yung fly infestation, rat infestation, no? So kasi pwede rin silang carriers ng mga diseases. Pinakakalaban ng broiler talaga yung fly infestation, no? So makikita naman natin mayroon silang farm-made o homemade na fly trap. So another thing, yung common na ginagawa naman sa farm natin yung vaccination, no? So hindi lang isang paraan lang yan para maiwasan yung sakit, no? So hindi ibig sabihin nagbakuna na tayo, 100% hindi na magkakasakit yan, no? So kailangan pa rin natin i-follow yung correct or yung standard biosecurity practices. Another approach, yung pagpapalakas ng resistance sa sakit ng ating mga alaga, which is yung tamang pag-aalaga or good management practices. So ibibigay natin yung kanilang mga pangangailangan, mga basic needs, tamang temperature, tamang pagkain. Ang broiler kasi, ang pinaka-feeding management talaga natin yan, from day old, ad libitum. Kung hindi nyo pa narinig yun, ito yung tinatawag natin sa tao, unlimited, no? Pag broiler, unlimited talaga, dire-diretso ang kanilang kain. So, pag mas mabilis silang lumaki sa kanilang target size, mas mabilis din natin silang mapapaharvest. So, pag nag-start tayo sa brooding stage, so ibang feed type ang kailangan dapat ipakain doon, which is yung booster feeds, then next yung starter feeds, then grower feeds, and lastly, itong pinapakain na natin yung finisher feeds. Itong ating mga BMIG feeds ay mayroong mga digestible amino acids. So, ito ay mga readily digestible, so madali siyang ma-digest at saka ma-absorb ng ating mga alaga. So dahil doon, mas madaling lumaki ang ating mga alaga, so mas maganda yung magiging production natin at saka yung efficiency. Pwede rin tayo mag-supplement ng mga vitamins at minerals during the grow kasi prone nga ito sa stress yung ating mga alagang broilers. So, palalakasin natin yung immune system nila na kahit medyo napasukan tayo ng sakit, may panlaban sila. Sila mismo may panlaban sa sakit. So, pag after harvest na, no, after finishing stage, nagpa-harvest na tayo, ang next stage na dyan, before na next cycle, meron tayong tinatawag na downtime. So, doon natin ginagawa lahat ng cleaning and disinfection, pati yung mga kung may i-re-repair sa loob ng houses, doon natin ginagawa. May procedure yan, so step by step. So una dapat may dry cleaning tayo. So sa dry cleaning, ano bang ginagawa natin doon? Tinatanggal natin lahat ng mga organic materials. So yung mga natirang feeds, dapat mawala yon. Tapos syempre yung manure, so hindi expose yung ating mga alaga sa manure nila, hindi nila natatapakan. Importante yon. Kasi sa manure, pwedeng kung nagkasakit yung last batch natin, pwede niyang maipasa doon sa manure niya or doon niya ma-infect yung susunod na batch kung di natin nilinis ng gusto yung ating houses. Second is wet cleaning. So dito tayo gumagamit na tayo dito ng detergent para ma-moisten kung may matiraman lang na organic material doon sa ating mga sa loob ng house, no? Kasi kadalasan yung mga singit-singit, no? Di natin kahit gaano kagaling ating paglilinis o pagwawalis, no? May natitira pa rin, no? So yung last naman, so nabanggit ko na kanina, yung disinfection. So sa disinfection, dapat pumipili tayo ng mga broad spectrum disinfectants kasi nga para ma-cover natin lahat ng uri ng mikrobyo, whether bacteria or viruses, no? So example niyan yung ating Protect Plus. So ito maganda to kasi broad spectrum to, meron siyang glutaraldehyde plus meron din siyang quaternary ammonium compounds, no? Ano ang kailangan nating tandaan pag sa pagdi-disinfect? So unang-una yung tamang dilution.
So nasa recommendation naman 'yan sa ating sa label ng ating mga disinfectants. Next yung tamang per area lang, no? So hindi ibig sabihin na isang galon pwede na sa buong house, so dalawang house natin, no? Per area lang ang kanyang application or yung application rate na tinatawag natin. So lastly yung contact time, no? So hindi ibig sabihin nag-disinfect na tayo, pwede na tayong kargahan na agad, no? May contact time pa 'yan. Okay? So hindi kagad natin siya pwedeng i-rinse kagad, kasi pag ni-rinse natin kagad, kahit tama yung ating dilution rate, tama yung application rate natin, baliwala rin kasi na hindi pa umeepekto. Binanlawan na agad natin, binash out na natin. Overall cleanliness ng farm, talagang kailangan natin i-maintain yan, no? So, kasama na dyan yung vegetation. Tinitrim natin siya regularly para hindi mag-attract ng mga flies, yung mga iba pang mga pests, katulad ng mga daga. Kasi sila, mga carrier din sila ng mga sakit, eh. So, iniiwasan natin na magdala sila ng sakit sa ating mga alaga, no? So, isa yan sa ating biosecurity protocol na kailangan nating sundin sa bawat farm. Importante sa bawat farm, meron tayong feed bodega, no? So, ano bang ginagawa ng mga feed bodega? So, ini-ensure nito na maprotekta ng ating feed sa mga elements, katulad ng ulan, sa sobrang init. Yan, tsaka yung mga wild birds, no? Kasi kadalasan sila yung nagko-contaminate ng ating feeds ng sakit. Tapos, pag pinakain natin sa ating alaga, yun, dun sila nagkakasakit, no? So, yun, para lang ma-ensure ang coolness at tsaka freshness ng ating mga feeds. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang finishing stage management. Nandito na yung malapit na tayong magpa-harvest, no? So dapat may maintain natin yung kanilang mabilis na paglaki, yung rapid growth nila kasi sa stage na to, no? So dapat i-supplement din natin sila ng magandang or tamang feeds. So, sa stage na to, dapat akma din yung ating pinapakain na feed. So, finisher type of feeds ang ating papakain. So, usually itong mga finisher type of feeds ay mas maganda if pellet ang kanyang ang kanyang form. So, mas madali siyang makain, no? Tapos less yung spillage niya. Hindi tulad yung maliliit na particles. Tapos yung mako-conserve ng manok niyang yung energy. Imbis na tumuka siya ng tumuka para makakain ng mga maliliit na particles. Mas mabilis niya makakain yung mga malalaking particles. So, makonserve niya yung energy niya for growth. Okay? So, mabilis siyang lumaki. Patuloy pa rin ang pagbibigay natin ng mga supplements, no? Kasi pag malalaki na yung ating mga manok, prone na siya sa heat stress or heat stroke. Alam niyo po ba yun? Pag bigla na lang siya mamamatay. Since malaki na yung katawan niya, madami na siyang pinuproduce na init sa katawan, no? Lalo na malakas na rin kumain yan, no? Napaka-importante kasi nito kasi pag na-heat stroke siya, namatay, sayang yung pag-aalaga natin during brooding, during growing, tapos mamamatay lang siya malapit na ma-harvest. So, ano mga pwede natin ibigay? So, sa heat stress, pwede na tayong magbigay niyan ng electrolytes, which is yung ELEC-V. Turo ko sa inyo kung paano maghalo ng electrolytes, no? So, particularly yung ELEC-V. So, powder siya, naka 1 kilogram packaging. So, mas maganda ihalo muna natin sa mas maliit na container. Tapos, i-ready na natin paghahaluan natin na tubig. Okay, ano ba yung tamang dilution ng electrolytes or ELEC-V? Ang usual dose niya is 5 grams or isang kutsarita per 1 gallon or 4 na litro. Pag marakihan naman yung farm natin, pag sisiw pa lang, pwedeng gamitin natin is 10 grams per 1,000 birds. Pag mga terminal stage na siya, pag malalaki na, pag pa-harvest na, pwede naman siyang nasa 30 grams per 1,000 birds. Okay? Good for 6 hours pa rin. So pag natimpla na natin kung ilan yung kailangan natin for the isang flock or sa isang pen, so pwede na natin ihalo dun sa mas malaking yung kung ilan yung kanyang gagamitin tubig. After nyan, pwede na natin siyang dalin dun sa ating overhead tank, kung meron tayong overhead tank, or kung may medicator tayo tulad ng mga tunnel ventilated houses, yan, nilalagay na natin siya dun na may takip at saka may filter. Sa mga conventional housing, ito, mano-mano kasi binibigay, doon na mismo, direkta na doon sa kanyang mga basins, ng mga planggana. So ito, ready na. Next naman yung sa stress overall, pwede tayo magbigay ng vitamin A, D, E. Since pa rin sila, prone to stress, so prone sa magkasakit.
tuturuan ko kayo paano maghalo ng vitamin AD. So, siyempre, dapat ay prepare na natin yung ating mga kailangan, no? Yung isang timbang tubig. Measure na natin yung kailangan niya for a particular time. So, kadalasan pag mga supplements, good for 6 hours, no? So, ito yung example natin, halos sa half full, no? So, sige, pakita ko na sa inyo kung paano. Tingnan muna natin kung hindi pa expired yung gamot, no? Tsaka siguraduhin natin na tama yung gamot na bibigay natin. So, ito na, compute na natin siya, yung isang liter na to, good for isa-isang building, no? Ang kinumpit na lang natin yung, ano, yung water consumption niya. Kasi doon tayo magbe-base eh. So, madali lang, ihalo lang natin siya. O usually, binibigay siya during mid-grow. So, kailan nagsisimula yun? Usually, start ng day 15 up to harvest, pwede siya ibigay, no? Kasi nagpo-promote siya ng good health. So, mas malakas yung resistensya ng manok laban sa mga sakit. Then, pag nagbakuna tayo, mas maganda yung response niya sa vaccination natin, no? So, mas protektado talaga yung ating manok. So, ito, ready na to ibigay sa manok. Ito nga po, ito pa yung medicator natin, no? So, naka-inline siya sa main na water drinker. So, ipasok lang natin doon. Okay. And, okay, so, automatic naman siya na higupin niya yung gamot. Yan, narinig nyo, nagki-click, no? Okay, so, sinihigup na niya pa konti-konti. Tapos, hinahalo niya na doon sa nipple drinkers natin. So, sa pag-conventional farms naman, pag wala tayong gantong set up mga medicators, pwedeng direct ka na dun sa mga drinkers, no? Or kaya pag meron tayong overhead tank, nasa taas, dun natin ilalagay yon. Pag during finishing stage na, ano, iniiwasan na natin mag-antibiotics dyan, eh. Kung sakaling magkasipon pa rin, no? So, kasi meron tong, yung mga antibiotics na to, usually meron yung withdrawal period. Ibig sabihin na merong time na itigil na natin siya bago mag-harvest kasi para hindi magkaroon ng antibiotic residue sa meat. So, pwede tayong magbigay ng ibang mga, like, mga mentholated products, mga may eucalyptus, which is nandito sa ating pneumocare. Okay, ituro ko naman sa inyo itong paggamit natin ng pneumocare, no? So, ito, binibigay natin siya through misting, no? Tapos, ang dilution niya is 1 liter per 50 liters na water. So, itong gagamitin natin for misting, yung ating knapsack sprayer. Okay, so isang knapsack sprayer is pag puno siya, nasa 16 liters, no? So pag mga 15 liters lang, hindi puno. Ang gagamitin natin is mga 300 ml lang. Tingnan natin. So good for ano na siya? One knapsack spray na 15 liters. Okay? Usually, ni-spray natin siya during morning and sa afternoon. So, pwede rin siya sa mga tunnel ventilated houses and sa mga conventional houses. So, para saan siya? Para pag meron tayong napapansing sintomas pa rin ng sipon, yung pisik at halak, yan, pwede siyang ibigay sa ating mga alaga. Kung close house yung bahay natin, mas maganda may ano tayo dito. Mas dimmer yung light intensity. Kadalasan nasa 5 to 10 lux to, no? Compared sa brooding, which is mas maliwanag, para ma-ano sila, mas ma-familiarize sa fish. Dito naman sa during finishing stage, hindi na nila kailangan masyado to. Mas kailangan nila yung maging relax sila, no? So, mahalaga, mamomonitor natin yung temperature, yung humidity, okay? Yun ang dalawang basic na minomonitor. Kasi sa laki nga nila, nagpo-produce sila ng sobra-sobrang heat. Pag gumalaw-galaw pa sila, pwede silang ma-heat stress at eventually ma-heat stroke. So, yun ang iniiwasan natin. Sa pag nandito naman sa tunnel ventilated houses, pag finishing stage, yan, gumagana na yung mga cooling systems nila, yung cool pads, yan, pinapagana na. So sa loob, talagang malamig na dyan. Since ang requirement ng broiler sa finishing stage is ma-cool down ng kanilang katawan. So yun, makikita natin sa during finishing, kung kailangan natin i-adjust yung kanilang yung height ng mga nipple drinkers at saka feeders, pag dito sa ating mga automatic systems. Actually, sa mga conventional farms din, no? Yung mga nakatali or nakasabit na mga feeders at drinkers, pwede nga natin i-adjust para mas komportable sila sa ano, sa height ng itong mga feeders at drinkers na to. So, sa finishing stage, mahalaga na nagtitimbang tayo, no? So, sample weighing lang naman yung ginagawa natin. Ayan, para ma-forecast natin kung kailan natin siya mapapaharvest. Ma-inform natin yung ating mga buyer tsaka yung planta. Okay? Kasi iba-iba kasing customer, iba-ibang
iba-iba rin yung requirement nila ng sizes. So ma-inform natin sila kung kailan natin sila pwede mapa-harvest. Pwede rin natin ma-project doon kung ilan yung kailangan nating feeds para hindi masyadong sobra o kaya hindi naman tayo mabitin, no? Sa kanilang consumption, mapoproject natin yan. Depende kung ano yung market nyo, no? Pag nasa lechon manok market kayo, siguro at least 1.4 to 1.6 yan. Para pag kinata yan, nasa range ng 1 kilo. Sinang gustong-gusto ng ating mga nagle-lechon manok, no? Pag mga prime sizes naman, mga 1.6 hanggang 1.8 kilos, ayan, yan ang mga na medyo nakikita natin sa supermarkets and usually pinapadala din sa mga restaurants and mga hotels. Dapat meron tayong certain percentage ng buong flock na hinana natin, no? Sinasample yung weight. So minimum nasa 1% yan, 2% ng buong flock. So kung may 38,000 heads tayo, for example, sa 2% yan nasa 760 sa total population. So kung may 5 pens kayo, per pen nasa 152. Kung 1% lang, nasa 70 per pen. Usually may weekly weighing naman tayo na ginagawa. So start tayo ng say day 7, 14, 21, and 28. So yung 28 days, yun na yung start ng finishing stage natin. Tapos pwede rin tayong sample weighing after 2 days. Tapos kung tansya natin na harvest na tayo 2 to 3 days, pwede tayong mag-sample weight ulit. So yun, mga 1% of the flock pwede natin gawin. Malapit na tayo magpa-harvest. Okay, pero dire-diretso pa rin dapat ang ating good management para mabigay natin yung overall comfort sa ating mga manok. So dapat na nagbibigay tayo ng finisher feeds dahil dapat akma or dapat match yung ating mga binibigay na nutrients sa ating mga alaga. So nire-recommenda ng BMEG na iba't ibang type ng feeds na pinapakain natin sa ating mga alagang broiler base sa kanilang edad or kanilang stage sa kanilang life, no? So, nag-start yan sa booster, then starter, then grower feeds, then lastly yung finisher feeds, no? So, ito yung isang example natin ng finisher feeds, no? Makikita natin na pellet siya. So, bakit? Kasi yung kanilang yung particle size malalaki, so mas mabilis nilang makakain ito, no? Tapos yung roughness ng yung texture ng pellet, yun ang gustong-gusto ng mga broilers, eh. So, ma-encourage silang kumain so para ma-promote yung kanilang growth at ma-maintain nun sa, during finishing stage, no? So itong mga ating mga BMEG feeds, meron siyang mga optimum digestible amino acids, no? So ibig sabihin lang nito, madaling ma-absorb ng ating mga alagang manok, kaya mas maganda ang kanilang growth tsaka mas maganda yung FCR nila. So doon na madalas tinitignan yung kita ng farm, eh. Kung mas mababa yung FCR kaysa sa weight, mas maganda. So ibig sabihin, mas konti yung na-consume niyang feeds kaysa dun sa expected, so mas nakatipid siya dun. So after finishing stage, yan na papasok yung harvest natin hanggang ma-clean up na lahat, hanggang sa huling manok. Then, yan na papasok yung panibagong growing cycle.